mga bagay na hindi kailangang madaliin. Tulad na lang ng ginagawa namin, napabalik-balik ng Bulacan at Nueva Vizcaya. You can watch my videos so you can have ideas where to go. Alright. Tipula ka dito? Dugo. Ang napakaliit na camper van natin ang napapaalala lagi sa amin na may mga bagay na kailangan takbong manayad lang. Maliban sa mabagal talaga ang camper van, ito ang nagsisilbing test of patience sa amin. Pag nararamdaman na namin na medyo pressure na, dahil parang tilang bumibilis na naman ang facing ng mga pangyayari sa buhay, inaalis ng camper van na ito ang gigil sa mga bagay-bagay. Pag mabagal, huwag mong pipilitin. Masistress ang makina at posibleng masira. Hayaan mo lang mababante ang buhay mo ng kalmado lang. Ilog, let's go! Parang Directino! Form of water. May batong malaki. Alexa, nandito ka ba? Magparamdam ka. Sabi nila, mahirap daw maging masaya. Mahirap talaga. Pero tuturuan ko kayo kung paano. River crossing! Una, kailangan mo munang matutunan magpahalaga sa mga tao nasa paligid mo. Pangalawa, tumuklas ng bago maliban sa nakasanayan. Lumabas ka sa apat na sulok ng sarili mong mundo. Favorite ni Nanay Presya, Petchay. Pangatlo, kapag marunong ka na mag-appreciate ng mga simpleng bagay, mas masarap kumain ng mga lutong bahay kaysa kumain sa labas at mamahaling restaurant. Kung hindi ka naman marunong magluto, sige nga, anong lasa? Pasalamatan mo at purihin mo yung nagluto para sa'yo. Napakasarap! Pang-apat, bigyan mo yung iba ng chance para magdingning. Hindi pa laging ikaw ang bida. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aalis tayo sa tunay na mundo. Ang pagpapahalaga at pag-appreciate sa mga simpleng bagay, yan ang pinto ng buhay na masaya. O dito na si Kuya Odeng, kasama ni Jan. Hilux at saka ito, L300 ang gagamitin natin na pupunta sa... Anong falls yan? Mapalyaw. Mapalyaw Falls. Meron tayong challenge. Madali bumaba, mahirap umakyat. Sana wag umulan kasi papuputik. Pero okay lang, naka 4x4 naman tayo ng mindset. Kahit 4x2 itong sasakyan natin. Hindi tayo matatakot kasi pag nabalahaw, eh may mga magtutulak naman. Nalaking katawan ng laki ng katawan sa likod natin, no? Di ba? Oo, yan. O, let's go. Gawa muna tayo ng ating side trip. Magpo-falls muna tayo pero mag-extend kami kasi bitin talaga ang dalawang gabing para matulog dito sa Camp Janehoy. Di ba, bro, no? Oo. At si... So, guys, ay susunduin din niya yung kanyang misis. No more lonely nights! Ang tawag sa campsite na to ay Camp Janehoy na matatagpuan sa Barangay Bansing, Bayombong, Nueva Vizcaya. Kailangan lang namin bumiyahin ng hindi aabot ng isang oras para marating ang bahay ng Quezon at doon naman matatagpuan ang Mapalyaw Falls. Hindi ka nahihilo dyan, Kuya Robbio, bagong nating kaibigan. Tulad din nating mahilig sa mga adventures at kung ano-ano pang mga kawirduhan ang ginagawa sa buhay. Ang pagpasok sa Mapalyaw Falls ay may bayad, pero mura lang. 20 pesos sa matatanda, 10 piso para sa bata ang entrance. Gagandaan sa falls na to, pagdating nyo dito sa parking area, eh hindi na kayo maglalakad ng malayo pa. Kasi parking area pa lang, marinig nyo na agad yung tunog ng falls. Diyan kayo? Diyan tayo? Madala ako sa inyo. Thank you, Kuya. Okay, sabi ko, hanapin nyo eh. Direk, anong pinagkakabalaan mo dyan? Gagawa ako ng Alitaptap Base Camp 2.0. Wow! Dito sa Mapalyaw Falls. At dahil maraming tao ang Mapalyaw Falls ngayon, ay,
at wala na kaming matuluyang cottage dito, ay mag-survival ano kami dito. Primitive survival. Care of bro Romeo. Bro, ganun ka nga bro, ganun ka. Matakot ka na. Kaya nga hindi ko, ano eh, ginajoke eh. Baka hindi niya ma-map ano yung sense of humor ko eh. Pag nag-joke ka tapos hindi magustuhan ni Kuya Romeo, napansin mo, bakit nangiging kulay talong na ako? Yung wala may nakaiwi. Direktino! Form of water. May batong malaki. Alexa, nandito ka ba? Magparamdam ka. Yeah. Eh, hindi na nga siya nagpaparamdam sa akin eh. Ibig sabihin kasi, close na kami. Kaya lang. Given naman na maraming tao talaga dito ngayon, kasi nga mag-Holy Week. Pero kung gusto nyo makita kung anong itsura ng Mapalyaw Falls, kapag ordinaryong araw, ito yon. Ang Mapalyaw Falls, minsan binabaybay bilang Mapalyaw Waterfalls, isa sa pinakasikat na talon sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Ito ay matatagpuan sa Barangay Buliwao, munisipalidad ng Quezon na humigit kumulang 19.6 km mula sa Solano, ang pinakamalapit na bayan sa kahabaan ng Maharlika Highway. Ang Mapalyaw Falls ay hindi lang isang talon, kundi isang serya ng mga talon. Kinabukasan, alas 6 ng umaga, ay kailangan na muna naming bumalik ni Yomamen ng Malolos, Bulacan para asikasuhin pa ang ibang mga bagay. Yung mga kakailanganin namin sa itinatayong base camp. Kundi na lang bro, matatapos na yung tirahan natin. Dapat kahit din mo ako sa visa. Alam mo anong pinaka-excite ko? Ano mo yan? Balik man sa naitayong natin yung joke-joke natin na gusto natin magkaburo, ano dito, magkaroon ng tirahan. Yung mga katulog na tayo ng straight yung katawan. Ilang buwan na tayo nakabaloktot, lalo ko na. Dati unat pa eh, ngayon natampakan ng gamit. Nakikita ko itsura mo, parang laging pitos dun sa loob ng kubo eh. Nakalindi yung katawan ko dun lang. walang galawan hanggang sa magising. Pero malapit na. Makakaunat na tayo. Sarap na. Pero marami pa tayo kailangan ano, pero yung paggawa namin sa kubo, nakukuha doon tuloy ako sa aming kubo kasi laki-laki talaga para sa isang kubo, no? Uh-huh. Ang goal namin ngayon is maitayo namin at malipatan yung kubo sa ilang araw namin hindi masisilayan yung ginagawang alitaktap base camp. Sigurado kami na pagbalik namin kompleto na yung flooring noon, kompleto na yung mga kwarto at may bubong na yun. Sigurado yan. Pero yung mga ibang improvements na or mga gagawa, like CR at kung ano, mga lababo sa labas, magpapalagay din kami ng poso. Kailangan natin yun eh. Hindi tayo magpapalagay ng mga nawa-nawasa, di ba? Lahat tayo di bomba. Yun eh, unti-unti namin gagawin. Kumbaga, hindi naman namin gagawin yung ubus biyaya kami kasi baka hindi na kami makauksan tatlo sa bahay. Ang gagawin namin eh, ano rin, may pumasok na budget ngayon. For example, may 10,000 na hindi naman gagamitin para kung, kumbaga, yung maluwag, uy, anong gagawin natin sa 10,000 na to? Yung mga ganun, di ba may mga instances talaga tayo na may dumadating na pera, hindi na naman natin alam. Ito, 10,000. Makakapagpatayo na yun lang, ano, na CR. CR natin ganun. Kumbaga, yung panahon yung lalong magbubuo nung base camp natin hanggang saan. Saka ito pa bro, kahapon, habang tinititigan namin ni Prisha yung kubo, may chance in time to na madagdagan to ng isang kwarto or madagdagan pa something to sa unahan banda. Ang galing lang yung idea na baka yung pinili natin gamitin yung materyales kasi nga pwede talaga siyang tumat na one time. Pwedeng lumaki siya ng lumaki. At the more na lumalaki, the more na maraming bakal ang kinakabit doon, is the more na tumitibay yung structure ng kubo natin. Galing. Thank you. Bigla na lang nawawala si Mamen. Nalulungkot kasi. Kasi iiwan yung Nueva Vizcaya. Ilang araw lang naman, pero nalulungkot. Ang tahimik. Pero kailangan niyang papag-aralan kasi yun.
kailangan niya mapag-aralan na doon yung attachment sa isang lugar, pero hindi siya pa pwedeng magstay na magstay lang habang buhay sa ganun, kasi nga traveler si Mamin eh, buwabiyahe tayo eh, so dapat mapag-aralan niya in time yung mapamahal sa isang lugar pero mabilis siya ano, or parang meron siyang guts na kahit na gusto niya or hindi niya ayaw niyang iwan yung lugar is kailangan niya mag-move on. Yan ang ituturo natin kay Mamin. Aalalain natin. Tayo, wala sa atin yun eh. Mahal natin yung lugar pero naiiwan natin ang basta-basta kasi nga palipat-lipat tayo eh. Gagabayan natin yan. Galing ka ng Nueva Vizcaya pauwi kasi wala ka namang ibang pwedeng iuwi sa Malolos eh, sa pamilya natin kung anong meron sa Nueva Vizcaya eh dito, di ba, more on gulay, gulay ang magpasalubong natin, gulay at gulay ang iuwi namin sa Malolos, mapupurga kayo sa gulay. Hindi, pero mas gusto nila yung mga gulay na ganun kasi kakaiba rin yung pag-apresyo ng gulay dito eh. Oo, dito kasi nanggagaling yun eh. Kaya tignan mo, yung mga pagkain natin gulay sa base camp, mga panagluluto tayo. Sarap. Sarap. Kaya hindi natutuloy ang diet. Kaya hindi natutuloy ang diet. Pataba. Stopover muna kami dito sa aming paboritong restaurant. Ako tawagin namin ni Japan Japan para magagahan. Umbong. Pangasilan yan. Binalonan. Binalonan. Dito ka Bulacan ka, tapos nakakita ka ng sukang paumbong dito, tapos bumili ka. Payo ka pa. Babaunin ko to. Sa biyahe. Ay, ano? Chili powder. Simula nung napunta ako na Nueva Vizcaya, hindi ako mahilig sa maanghang. Pero trinain ako ng mga to. Saan si Mamin? And dahil sa kanya, naging mahilig na ako sa maanghang. Yung tolerance ko sa anghang tumaas. Bibili natin to sa halagang 150 pesos. Isasama ko to sa biyahe natin papuntang Mindanao. Lahat ng mga kakainin ko or mga sausawan ko, kung anong lahat ng kakainin ko, bubudburan natin ng Angel's Chili Powder. Wow! Sige ate, thank you. Kita ka na. Masyadong mayayin eh. Order tayo ng Tosilog, yun ang kakainin natin ngayong breakfast. Pamura, parang mas masarap yung pagkain mo. Ito. Di ba? Kasi hindi na namin matiis ni Mamin yung gutom namin dahil umalis naman kami ng base camp ng maaga. Tulog pa ang mga tao. Pinagtimpla ko ng kape si Mamin. Hindi na ubos dahil sobrang tapang ng pagkakatimpla ko. Matig na maging asin ko din sa dahil sa mga hindi pa nakakaalam dyan, eh, sobrang adik na adik ako sa matapang na kape. Pero gusto ko talaga sa kape, matapang. Kahit wala namang pinaglalaban. Si Mamin may pinaglalaban. May pinaglalaban. Maraming pinaglalaban. Hanggang ngayon pinaglalaban ko siya. Ayun na. Resort siya sa Taal? Tatawid pa ng... Ah yes, Lines Taal Lake Resort. Oh sige. Ano mo, mapuntahan ko in time. Sige, sige. O sige, bibigyan na lang kita ng sticker ko din. Yo, tsaka yung mga kasama mo. Sticker? Yeah. Vlogger? Yes, sir. You can watch my videos so you can have ideas where to go. Alright. Thank you. Thank you, sir. Anong menu ulit, sir? May pool ako dito. Dito? Dugo? Akala ko naman kung ano talaga. Dumugo. Dumugo eh. Pero, since na may natira pa tayong sticker dito.
eh magdikit na tayo kasi soon kasi maglalabas yung Alitaptap Base Camp ng mga merch namin, lahat ng mga merch namin magkakaibigan plus yung mga local na mga produkto ng Nueva Vizcaya. Actually kahit hindi Nueva Vizcaya, basta any local products na hindi siya into mainstream na binibenta. Kumbaga yung mga tipong deliver lang nila, yun ang pinaka main na susuportahan natin. Kahit hindi taga Nueva Vizcaya, kunwari nasa lower north kayo or sabihin natin Bulacan or Pampanga o kung saan man, basta gawang lokal, pwede nating ipupwesto yan sa Alitaptap Base Camp kapag na gawa na yung store natin sa baba. At bawat purchase ninyo doon nyo na makukuha yung Boy First Time sticker. Kahit anong produkto o kahit anong item na mabibili nyo doon, makakakuha kayo ng sticker naming mga magkakaibigan. So dito, magdidikit muna ako dahil yung sticker ko dito kinabit dati eh pang motovlogger. Dito lang tayo sa baba para hindi tayo pa rockstar, para lowkey lang. Ayan, maraming sorpresa na mga bisita ang mga kasama natin in time dyan sa Alitaptap dito sa Nueva Vizcaya, dahil yung mga kaibigan ko, mga banyaga, eh malapit na rin makasama ni Yuma Men. So magpractice ka na muna ngayon. So hello. Ayoko na magsikreto muna kasi minsan kasi pag sinisikreto ko pa hindi natutuloy . Soon pag natapos yan, yung kaibigan ko si Commander Daot sasama sa akin from Mindanao, magdadrive kami ng kay Watod pabalik dito tulad ng ginawa namin dati. I want to overtake a Land Cruiser in a multi-cab. No. Na kami dalawa ni Commander Daot ay mula dito sa Luzon, yun yung pinakaunang travel ni Watod na napakalayo. Si Watod ay nakapunta na yan ng Mindanao, dumaan ng Visayas. Sa Mindanao, nag-ikot-ikot doon. Bumalik dito. Ngayon, pupunta ulit tayo ng Visayas, Mindanao. From Mindanao, going back to Manila. Kasama natin ang aking kaibigan na motovlogger, content creator. Isasama natin. Siya yung pagdadrive natin. Sinasabi ko lang na isasama ko ang maganda yung Nueva Vizcaya. Pero sa totoo lang, siya yung pagdadrive ko. Hindi naman niya naiintindihan to kasi grisyero naman yun, di ba? Hindi mo ito maiintindihan, Commander. Tsaka si Kulas! Soon, pupunta rin dito. I'm on super view! Look at my arm! It's bigger than my leg! Hayaan natin sila na mag-explore din at ma-enjoy nila yung Nueva Vizcaya kasi kahit na gano'ng kagalay yung mga yan, si Kulas tsaka si Commander Daot, hindi nila na-explore na mabuti ang Nueva Vizcaya. Nagkaroon sila ng interest magpunta dito kasi nga nakikita nila sa vlog natin na maganda ang Nueva Vizcaya. Influencer! Yan yung mga kakailangan natin, no? Yung mga ganyan. Na kung tawagin Runo. Pang topic natin sa mga open spaces dun sa kubo natin. Hindi natin lalagay ng wall lahat para presko. Para bro, no? Tsaka yung hamog. Gusto ko tumatagos sa loob ng kubo. Sarap mo, pagtaglalagay, excited na ako. Maganda rin yung may halaman doon sa mga open. Ay, mga nakasabi. Oo. Oh. Mga hanging plants, yung umahaba. Oo. Gulay po, pabili gulay. Dalawang tig isang kilo po. Pag magkahiwalay. Talbos at dalawang set ng cauliflower para sa mga nanay namin. May mga bagay na hindi kailangang madaliin. Tulad na lang ng ginagawa namin na pabalik-balik ng Bulacan at Nueva Vizcaya. Ang napakaliit na camper van natin ang nagpapaalala lagi sa amin na may mga bagay na kailangan takbong manayad lang maliban sa mabagal talaga ang camper van. Ito ang nagsisilbing test of patience sa amin.
pag nararamdaman na namin na medyo pressure na. Dahil parang tilang bumibilis na naman ang facing ng mga pangyayari sa buhay, inaalis ng camper van na ito ang gigil sa mga bagay-bagay. Pagbabagal, huwag mong pipilitin. Masistress ang makina at posibleng masira. Hayaan mo lang kung babante ang buhay mo ng kalmado lang. Looks like you're changing and all. But why didn't you call? Umaabante ka, yun ang mahalaga. Something in the air, always something in the air. Mabagal ba ng takbo, makakarting at makakarting ka rin sa paroroonan mo. Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? Akala ko nasa Davao na tayo eh. 8 hours tayong bumiyahe. Touchdown! Bulacan! Welcome back, bro! After 2 months? Grabe! 2 months? Ang tagal nun ah! Pero ganun talaga. Kapag masaya ka sa isang lugar o sa isang sitwasyon, eh hindi mo na iisipin yung mga ganyan-ganyan, bro. Hindi mo na nga namamalayan yung oras ba? Yung mga panahon na lumilipas, basta doon ka lang talaga nag-kikling sa masarap yung pakaramdam mo. Magaan. Kung mapanood niyo si Yoma Men sa kanyang YouTube channel, is ito yung time na pinapakilala niya kung sino si Yoma Men. So kahit na kasama ko siya palagi, at minsan or madalas eh may mga kanya-kanya kami mundo, eh ako ay nasusubaybayan ko yung transformation ni Mamen pagdating sa kanyang pagkatao ba yun? Sa kanyang pagkatao. Siguro hindi ko na ikikwento kung gusto niyong malaman, kasi sobrang interesting ng transformation ng buhay ni Mamen bilang Jello Vinta to Yoma Men, eh talagang inspiring, naging saksi ako. Puntahan niyo yung channel ni Yoma Men. Yoma Men, lahat ng klase ng mga adventures. Mahina na sa akyatin at kung sa adventure si Boy First Time, kaya chibi-chill-chill na ako sa pag-van life eh. Pero sobrang interesting ng mga ginagawa niya ngayon. Bisitahin niyo, Yoma Men!